ang buhay at pag-ibig ni Maria. Si Maria ay ulila na at ang kanyang lolo at lola lamang ang nagpalaki sa kanya. Ngunit kahit na ulila na siya ay nasa isip pa rin niya ang pagporsige upang makapagtapos ng pag-aaral. Si Maria ay binubuli palagi ng mga classmates niya sa paaralan dahil daw wala siyang mga magulang at lamaking mahirap. Upang makatapak ng kolehiyo si Maria, ay kumuha siya ng entrance test sa scholarship section upang makapasok sa Universidad ng UNW. Dahil mahirap ang entrance test ay hindi siya makasisiguro kung makakuha siya ng scholarship. Dahil dito ay nanalangin ng mataimtim si Maria sa Diyos na sanay makapasa siya sa scholarship test. Dahil ito lang ang tanging paraan niya upang makapagtapos ng pag-aaral na walang bayad. Mga ilang araw ang lumipas ay lumabas na ang resulta ng scholarship test. Pinuntahan ni Maria ang bulletin board na mayroong mga announcement at tiningnan kung nakapasa ba siya sa pagsusulit. Laking pasasalamat ni Maria nang makita niya ang kanyang pangalan at nasa top 10 pa siya na makakuha ng full scholarship sa Universidad ng UNW. Laking pasasalamat ng lolo at lola ni Maria dahil nakakuha siya ng full scholarship. Dahil dito ay binilhan siya ng kanyang lolo-lola ng 2 pares ng uniform at mga school supplies para sa kanyang pag-aaral. Palaging sinasabihan ng kanyang lolo-lola si Maria na unahin muna ang pag-aaral bago ang tinatawag na pag-ibig. Ang sagot naman ni Maria ay opo lolo. Opo lola. Nang dumating na ang pasukan ay mayroong tinatawag na excitement si Maria sa unang araw ng kanyang pasok. Ipinakilala ng guro si Maria sa buong klase at ipinakilala na rin ng guro pati mga kaklase niya. Consistent honor student si Maria noong elementary at high school na nakakuha ng maraming awards dahil sa pagka-valedictorian nito. At dahil dyan ay talagang mas angat siya kung ikukumpara sa kapwa mga kaklase niya. At dahil sa universidad nag-aaral si Maria ay maraming mga kaklaseng mayayaman si Maria na talaga namang maraming mga kagamitan sa pag-aaral tulad ng mga aklat, computer, laptop at marami pang iba. Si Maria naman ay palaging nasa silid-aklata ng universidad upang doon makapagbasa at makakuha ng mga iba't ibang kaalaman para sa iba't ibang mga subjects niya. Sa silid-aklatan ay mayroong lumapit na estudyante sa kanya at nagtanong kung anong kurso ang kinukuha niya at sumagot naman si Maria na accountancy ang kurso niya. Tinanong naman ni Maria ang lalaki kung ano naman ang kurso niya at sumagot na accountancy din ang kurso niya at nasa ibang section lang siya. Nagpakilala ang lalaki sa kanya at sinabing Rexen ang pangalan niya. Nagpakilala naman si Maria sa kanya at sinabi ang pangalan niya. Ano kaya ang kahihinatnan ng kwentong ito? Papasok kaya sa buhay ni Maria ang lalaking bilang inspirasyon? O magiging problema niya upang makamit ang kanyang mga pangarap? Ano kaya ng reaksyon ng lolo at lola ni Maria? Abangan ang pagpapatuloy ng kwentong ito, mga ka-TV, para maging updated kayo sa mga bago kong videos. Don't forget to like, subscribe, share and click the notification bell ng channel na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat!